Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Karambola, karambola, umaga. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan. Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Ako po si Trixie Cruz sa Angeles. Whoa! Bago tayo pumunta kay Ralph, Trix at saka Joel, nagkaroon ng outbreak sa ano? Sa? Diarrhea, ano? Gastric. Diarrhea sa Baguio. Baguio. Ano? Ano yung cause? Water? Food? Well, it has to be water pag ganyan. No, they're still probing eh. Ooh. Grabe eh. Ano ito? Dahil ang dami pumunta sa Baguio, ganun ba yun? Parami bang pumunta sa nung Pasko? Pasko at lahat, Wow. Pumunta DOH. Kasi January pa lang. So, Pasko yan. Itong holiday season. Kasi may issue sa tubig ang Baguio, Tubig. Hindi, alam mo, miss at local. Yan, napag-uusapan yung tungkol sa tubig. Dadami pa yan, ha? Because of the manner by which these local water districts are being taken over. Mare? Yan. Bakit yung problema ito? Baka laying the predicate yan. Pwede rin. Kailangan, ma-privatize na. Water district dyan. Hindi pa ba? Sa Baguio. Hindi pa ba sa Baguio? Hindi pa. So it's the last bastard. Last bastion. Wala bang clue? Yung gusto ng bene ko. Problema sa Baguio, yung water sourcing niyan, mahirap-hirap, malayo. At, pero alam mo, pwede malapit. Highly urbanized na. You can make use of the, yung mga open pit mines. Kasi wala na sila eh. They're no longer there. Basta hindi na siya, basta okay na siya for... Sa technology. Magastos. Pero, but at least meron ka. Meron. Pwede mo namang ayusin yun. Kasi meron silang... Impounding lang naman. Parang impounding. But anyway, you're talking about privatization and the lack. That will be one of the issues that will confront the new secretary. May bago po tayong Congratulations. Of Finance Secretary. Former congressman, former senator Ralph Recto. So, pero ang tagal na ng balita. Medyo anticlimactic ito, ha? Anticlimactic. Parang as early as October yata na pag-uusap. Lumalabas lang. So, also because, ano ba nangyari? Merong sinabi si Secretary Joke nun kasi nag-announce ng rice cap si Presidente. He didn't agree. Anong tungkol doon sa yung SRP for rice? SRP actually, for rice. Price cap yun. Price cap. He didn't agree. Then nag-meeting sa Malacanang the following day. He was so happy. And then bumaliktad siya. Bumaliktad na siya. So. May na-fire na undersecretary. But I don't know if that was actually one of the Tingin ko hindi. Hindi na. Marami kasi siyang sablay na decisions. Si pero tayo muna siya pupunta si Secretary Joke, si Secretary Ben. Wala pa siya member of the Monetary Board. Meron the last, may balita na gano'n. Meron balita na gano'n. Pero dati ka ng secretary, dati ka ng BSP. Dati ka ng governor. In effect, you're the chairman of that board. Biglang member ka ng Monetary Board. Member ka na. Yung unang lumabas kasi baka bumalik sa Central Bank. Hindi pwede. May term po kasi. May term yun. Ang gov ng Banko Central. Tsaka hindi ganun kadali bumalik doon kasi ang laki ng retirement noon. Gaan madodouble siya. Magkaka-issue siya on double retirement. Yes. So, it's not likely na babalik siya sa Banko Central. Monetary Board, feasible. Kaya lang, hindi siya yung boss. Hindi siya yung boss. And it will look like a demotion. Yes. So, secretary ka na, tapos pupunta ka Monetary Board. Okay. Bihira po kasi yung ganun eh. There will be a lot of challenges na facing headwinds. Yan yung totoong headwinds. Secretary Ralph Recto. Secretary Recto. Dami. He comes well-prepared. He brings a wealth of experience in okay naman. Economic legislation. Yung long-standing relationships. His stint in Congress, Senate, and the House. Okay siya. Okay siya. As a matter of fact, he was the one who actually nursed the original IBAT. Doon siya nabanatan Hindi siya na-re-elect. As a result, yung expanded BAT.
although it continues to achieve its purpose to generate more revenue for the government, kaya lang nag-slow down dun sa transition. Yes. Well, kumbaga technically nasa transition pa rin tayo hanggang kasi ngayon, the promise was kasi ang VAT is a direct tax. Yes. Sabihin, so for consumption magbabayad ka na ng tax. Immediately. Indirect tax yung indirect by income. Indirect in the sense na hindi mo binabayaran immediately. You pay it yearly, you pay it, and income comes from many sources. Yes. So, the idea was to put in a direct tax system para hindi na tayo nag-file ng income tax because it's very inefficient. Yes. It relies on an honesty mechanism, di ba? Trust kind of thing. So rather than lose dun sa revenues from income tax, we were supposed to transition. That was the first direct tax. Mm. Tapos eventually yan, more on the direct taxes, tapos pababa na ng paba yung sa income tax natin. Pero medyo pangakong lista sa tubig yan eh. Nung naipasok na yung VAT, nakalimutan na may transition ito na matanggal na eventually yung income tax natin. So, in theory, although not legally, in actuality, although not legally, we're double taxed. Yes, that's all yan. Ang legal definition kasi ng double taxation is twice ka tinatax for the same thing. So, kung dalawa ang income tax natin, then that would be the double taxation na binabawal sa batas. Mm-hmm. Pero we are taxed twice anyway. Mm-hmm. Pero hindi sa income, we're taxed through the direct purchases through VAT and then taxed again sa income natin. Dalawa. So that's one reason kung bakit ang hirap magnegosyo dito sa Pilipinas. Yung mga empleyado tayo, yung mga withholding ka na kagad eh. Matitira ka na kagad doon. Hindi mo na kailangan yung mga gagawa ka pa ng income tax, etc. Wala na yan. Diretso. Pero, Secretary Recto, as we mentioned, dami niyang kailangan ayusin because siyempre, we need more revenues to support our expenditures, no? Anong school of thought ba siya? New taxes or tax reform? Hindi, tax administration eh. Tax administration. Mas siya sa tax administration. Nagkataon lang, when he was the NEDA. NEDA 2007. Medyo na he had to work that out, no? Mm. Parang siya, no? Merong isang naging NEDA chief. Sabi sa kanya, nung undersecretary ka ng agriculture, hindi naman yan position mo. Ba't ngayon, boss, agriculture yun eh. I'm supposed to do some other thing. It's a bigger sabi sa kanya, be consistent. I'm on his side on that one. Hindi talaga. Iba yung iba yung pinoprotektahan mong interest pag nasa agri ka. Iba yung poprotektahan mo pagdating sa NEDA. Plus, it's a bigger view. Pag nandun ka sa NEDA, you have to think of everybody. Yung kasi sinabi sa kanya eh. Masyado kang you have to be principled. Ikaw naman eh. I'm supposed to be the NEDA now eh. Huwag mo naman ako masyado. Pero iba yung principle. Bakit naman yun yung issue? Hindi, kasi economic policies, they have to be, sometimes they don't see people. Talagang you have to talk numbers only. And I understand that. It's when those numbers, cause starvation, iba yung usapan doon. Pero, tama naman din yun. You have a job to do it. You also have a boss who can mitigate your policies. Yan sa corporate, pare. Ikaw, sanay ka sa corporate. Somebody has to do the tough job. Do the tough job. Ika nga, di ba? You're wearing a different hat, looking at juggling several some other ways. But is there a reason kung bakit si Sec Ralph Recto ang napili? I suppose siya. Aside from the fact that he is positioned for that maayos naman ang credentials ni Sec Ralph, I suppose there will be a number of things that we'll have to require. Number one, legislation para malamang. And number two,
tungkol sa shuffling of people within within the DOF. DOF. Within the DOF. Popcorn. May mga ganun na balita ko lang naman yun. And then of course may mga issues tungkol sa number one, privatization, na kailangan na i-work out na mabuti. Number two, yung mga matatagal na mga yung assets ba ng government that's supposed to have been turned into productive use, hindi nagagalaw, yung mga ganung klase. And then tungkol naman sa ano, tungkol sa issue ito, banatan din ito, incentives. Okay. Kasi si President Duterte he came out with a package tungkol sa dapat ganito mga incentive system natin. Yung kunwari, walang forever sa incentives, sa tax ganun. Incentives, mga ganyan. So hindi nagagalaw yata yung ganun masyado. And then you have to harmonize the incentives being given to different agencies giving incentives. So you have to harmonize that. Hindi rin nagagalaw yung ganun. Natawa ako sa Wikipedia ito page niya. Ito na ba lang on his plate kung gano'n? Oo, dami niyang problema. Marami naman talaga pag DOF, ang dami mong ano. Sa ano, yung pension system ng military. Kasama na yan. Kasama rin. Kasama yan. Yeah, he has to, ano, to recover the lost political ground because of his... Ano siya doon? Nasunog siya ng konti. Si Secretary Jobs doon. Medyo mabigat. Tingin ko kung merong sunog yun talaga yun eh. Ginalit niya yung buong lahat ng uniformed services. Paka-insensitive yung remarks. Even if that's really what he wanted to do, he should have kept it to himself. So the military uniform personnel are looking, you know, are closely watching what's he going to do about it? Well, it might be a good mix because politiko din siya. Yes, politika siya. So maintindihan niya that there are certain sectors that although gusto mong ayusin, hindi mo gagalitin. Hindi ka kahit nangyari dun kay ano, kay Ben. Kasi ano naman yun, straight talker kasi si Sec Ben. Ganun talaga yun. Unfortunately, medyo na-miscalculate niya talaga yan. MUP, the pension system is going to be very... At hindi pa tapos ha, yung pension system. Yes, hindi pa. Therefore, the reason why... Mahilig tayong mag-usap ng ganito sa karamihan. Kung top 3 kaagad, kasi you don't want to get bogged down eh. Di ba? Top 3 na priorities ng bagong Sec. Hindi lang low-hanging fruit, something na talagang kailangan maramdaman. The incentives is really good. Revenues pa rin. You're talking about revenues. How to raise revenue. You're talking about the budget deficit, etc. and everything. Nee, dapat talaga mag-usap rin sila ng presidente because some of the policies are going to be politically unpopular. That is the reason why he's there. Kasi politiko eh. So baka he knows how to work this. Plus may experience dun sa VAT. Alam na niya. He knows how to work it. Yan, mga taga-subaybay. Kasi marami na nagsasabi, ay, bakit siya kinuha kaibigan? Kasi hindi. No. It's about... Not necessarily. Meron talaga siya, he brings something to the table. Although natatawa ko sa Wikipedia page niya. Kasi di ba meron dyan yung mga dati niyang positions. Senator, member of the House, deputy speaker sa House, pro tempore ng Senado, ganyan. Tapos, in 2007, first gentleman of Batangas. Yeah. Okay. Cute. He actually liked that title din. Eh, no? Hindi din. He rebelled in that. Okay. Hindi niya minasama. It's a title. Yeah. Diba? So, apparently, it's a thing. That's a question. How long will he stay? I mean, ano ba ang political ano ni... Wala na yan. Hindi na siya tatakbo muna. Hanggang ano? Hindi na siya tinatarget o ano? Well, at least definitely na 2025. Wala na yan. He's supposed to be returning back to the Senate. Oo nga, diba? Eh, wala na yan. Wala na yun. 2025 na yan. 2020, if ever, meron siyang ibang political ano, 2028 na yan. So, si Ate V, anong tatakbo? Wala. Ano yan? Ano na yan? Wala na rin? Medyo yung Tokyo na yan. Medyo yung Tokyo. Ang chismis sa showbiz, last minute na nakapag-shooting si Ate V. Kasi ang tagal na nung rumor na maa-appoint si Sec Ralph. Na hindi sila makaschedule ng kahit ano. Kaya last minute, sige na, mag-shooting na ako.
Oh, buti natapos yung pelikula. Oh, ngayon, in-announce. Kaya pala, no? Kaya pala, when the last time that the president went to Japan, kasama niya si, nandyan din si, ano, si Secretary, Secretary Ralph, at saka si Ate V. Nag-shooting kasi. Parang ganun ang ginawa rin. Oo. Get two birds with one stone. Multitasking. Multitasking, okay. Nakatipid ng mabuti doon yung bata mo, si Boyet. Oo. O sige, commercial trip na tayo. Yun siya magbabayad. So revenue, ha? Wari, importante yun. Importante. Actually, kung mabata ko si, ano, si asawa ni Boyet, si Sandy Angelong. Ano yan? She used to come to the house when we were all kids. Pero ang ka-age na ate ko. Mm. So, dalawa silang Sandy. So, we used to call her Sandy Ann Delong kasi. Mm. Si ang ate ko kasi Sandy din. So, Sandy Ann Delong. Neryo Ann Delong. Lily Ann Delong. Parents niya. Daddy ko yun, si Neryo. Colonel, umabot siya ng general. Colonel. Pero Philippine sports yan eh. Pero, PCSO muna. Pinakamatagal yun ng PCSO. Nabait itong pupunta sa craft exterior, pero napakabait nun. Colonel Andulong si Neryo Andulong. So may tanong dun sa comment section natin. Yung oil and gas cam daw ni Luis, okay na ba? Siyempre, I was sure na mababase itong issue na ito. Pero sa totoo lang, nung tinitingnan ko yung kaso ni Lucky. Lucky. Nakilaki. Ano ba talaga yung kaso na yun? Para siyang na ano eh, parang ang pinapalabas is para siyang pyramiding. Ah, okay. Parang siya nag-consolidate ng investors? Parang ganon. Pero... He was middle age siya eh. Middle age siya. Hindi siya yung may pakana ng ano. So, pagka ganon, yes, may defense yan. May mga dinefend ako sa ganon na kasi diba pyramiding, yung mga nasa gitna. Pati sila mismo, pati sila na-scam. Kumbaga, may scam din sa kanila. Yun yung pagka-intindi ko ha, dun sa ano. So may defenses yan. Kumbaga, sa ano pa lang, sa preliminary investigation pa lang, kaya mo nang magpa-dismiss yung mga ganyan. Boy, pero titingnan ko ng mas malalim yan for next week. Okay. Pero tingin ko wala na eh. Alam mo, biktima din siya. Talking about scams, may bagong style sila ngayon ha. Meron akong kaibigan na nangyari, nagpaparenta siya, nagpaparenta ng mga apartments, etc. Ganun. Merong ano, gusto magrenta. So, ano sila, by way of, ano na lang, text, etc. Okay. May agent. Itong gusto magrenta, hiningan niya ng yung parang profile. Yung unit owner, kinunan niya pati ng ano, yung unit, etc. Binigay sa kanya at lahat. Tapos sabi niya, titingnan mo ba yung unit? Dapat titingnan mo yung unit. Hindi na, magbabayad na ako. Parang ganun. Yung pala, ito, nang-i-scam ito. Yung, kinuha niya yung ano, yung profile, profile ng unit, para siya rin, siya na yung nag-assume na siya na siya yung unit owner. Okay. And so, kunwari, ginawa ko, kausap tayo. So, darating ako, maglalagay ka ngayon, maglalagay siya ngayon, may sarili na siya ngayon profile, para siya yung unit owner, dito ka na mag-deposit. Para mag-kinatin-paste lang yan. O, kinatin-paste niya, tinira niya sa ano. May mga ganun ngayon. Sa mga rentals, ha? Sa iba nandideposit yung ano? Yung iba kasi, dire-direso, you go to this link, etc. Ito hindi. Akala mo may owner ka ng unit. Oo. Siyempre, maraming nag-ano ngayon. Uy, ganda nito. Pupunta. Hindi pala kausap yung unit owner. Wala na bang face-to-face ngayon? Meron din, pero. Ayun, nakuha na. Nakuha na eh. Moral of the lesson, kailangan talaga. Don't give info just like that. Just like that. Hingi ka ng ID. Tsaka check the titles. Yun yung ano dun eh. Check the titles. Tsaka document everything. So kung sa sakaling na scam ka, may ebidensya ka, may mukha ka, may papahanap ka, meron kang papa-aresto, meron kang ano. Parang ano rin yan eh, yung theft of identity. Theft of identity, Tumira ka. Ikaw na ngayon. Kawawa yung mga i-scamming mo. Diba, ganyan din yan. But walang mahahabol dun sa original na may, yung tunay na may-ari, ha? Anong mahahabol dun? Yun na-scam, hindi yung pwedeng habulin yun. Wala, hindi naman kita kausap eh.
Iba yung kita. Kawawa itong na-scam. Kawawa yung naka-scam. Na-scam. Oh. Eh gagamitin at gagamitin okay. din yun. Okay, ngayon ikaw, na-scam ka. Yung ngayon, yung na-scam, gagamitin din yung kanyang identity ngayon. Mga ganun eh. May mga nangyayaring ganyan. Kaya dapat, ang inaano nga natin, Secretary Iwan at saka yung Investigation Group, tignan ho ninyo to. Mamaya, bibigay ko yung details tungkol dyan. Which reminds me na kasama ba sa ambit ng responsibility, well, scope ng Secretary Recto ngayon eh, yung tataksan daw mga online as well as vloggers and that's part of the revenue generation. That's part of the revenue generation measure. Isa pa, ito sinasabi ni Ed, ang isa pa daw na titingnan ni Secretary Recto dapat na parang nakaligtaan niya ni Sec Ben ay yung tungkol dun sa mga concessions. Anong concessions? Concessions ng gobyerno. Naloloko bang gobyerno? Kulang okay. mga ano? Kung ang tawag dito yung halimbawa yung onerous provisions? Yes. Ganun? Okay. Halimbawa yung mga lupa sa BGC, mga ganong klase. O yung concession. Naku, marami ka masasagasaan na naman. Yan yung sinasabi natin eh. Naku, diba? May iklik nirka na. Yari kayo. He's a pretty good dresser din. Good dresser talaga. Good dresser din. So medyo, naku, kasama yun. Kasama yun sa review. The onerous provisions of certain concessions. Secretary Director, I've seen him in action before. Hindi yan nangingiming magbasa ng mga bundok-bundok na dokumento at figures. So, talagang ano siya eh. Yeah, I know. He's a very hardworking. Masinop magbasa ng mga data. Nung ano siya sa Senate. Evidensya. Sa Senate, he was the real economist. Economist talaga. Hindi nagpapanggap pa. Hindi yung mga sinasabi ni Trixie na just add water. Wala. Hindi siya ganun. Totoo yan. Chinek ko yung okay siya. Yung educational background. Nagano siya. Nag-aaral. Nagano siya. Meron siyang master's programs. Hindi niya natapos yung sa UP, pero lumipat siya sa UAP. Para mag 11-month course sa Masters in Business Economics. Ay, hindi pa rin yata tapos. Talagang nag-aaral siya. Hindi siya nangingiming magbasa. Nag-leadership course din pala siya sa JFK School of Governance. Government. Sa Harvard. Harvard. This is Harvard. Claudine Gay. Hanggang ngayon, naging issue si Claudine Gay. Grabe yung backlash. Yari din talaga yung mga well-credentialed ka and all that. Doktor yan, ha? Tapos, ngayon binabalikan pati mga undergraduate. Babalikan, lahat. Grabe. Pero paano nakalusot sa vetting ng sa ano ng Harvard? Paano nakalusot sa mga profesor niya? Yung mga yan. Saka sa board mismo ng Harvard. Paano yun? How many papers has she written? Tapos ilan yung na-discover nila? Mga 5 yan, ha? So, ganyan kadami? Ganyan ilang beses siya nakalusot? Or is this another issue of, ano ba tawag nito? Yung equality? Meron siyang ganon. Affirmative action nila na kailangan balance na race, gender, ganyan. Kasi ngayon, umaangal ang military. May mga sa US, this is suddenly becoming an issue. Kasi, dahil sa sobrang, stringent ng mga balance requirements nila pagdating sa hiring, end up hiring unqualified or barely qualified ng mga candidates. So ngayon, umaangal na. Pag sa military daw kasi, at ganyan din yung measures ninyo, you cannot trust the person you're with in the foxhole. Patay ka na. So, black and white naman kagad nun. Bihira kasi umangal ang US military. Pagka the officers na yung umangal. Kasi merong bagong firm na 4-star general sa US who's the subject of complaints na nagpapaano siya na he very stringently imposed yung ganyan.
yung woke policy. Woke policy. Yung i-ignore mo yung qualifications because of race or gender. Okay. Meron, or sexual orientation. Sa kota-kota, kinota niya. The idea of affirmative action noon was para hindi ka ma-discriminate for your race, for your ano. Pero sa Harvard kasi, doon nag-umpisa yung problema rin eh. Halimbawa, noon, na they were ending up, a lot of the universities were ending up with Asia Pacific or ano, yung mga, ang dami-dami, puro kayo singkit, kumbaga, sa ano. That's politically incorrect. Pero kami, doon sa honor society sa ano sa I was there for one sem, okay. Doon sa university, parang ganoon na nga siguro because we all had tiger moms or something like that. So yung mga nag-excel, yung mga marunong talaga mag-aral, puro kayo of a particular race or persuasion. Kumbaga, yung mga Asians. So they were trying to ano to diversify yung student body. So in-increase nila yung quota for those na papasok na qualified naman daw otherwise, pero yung kumbaga nandun sila sa borderline, papapasukin mo, magkakaroon ng advantage ngayon ang race, gender, whatever na ano, dati ano, income status was also a consideration. Yun, tama yun, para sa akin tama yun. Pero yung nung nagko-consider na sila ng race at saka ano, iba na. Even age before was a consideration. Nagpapasok sila ng more senior students. Again, ako, I think that is a good mix. Ang problema, nag-discriminate ka na against the really smart students. Yung, kumbaga, ang dami mo ng missed opportunities. Yes. Yung alumni mo sana, yung kunwari, magre-reject ka ng potential ano, potential geniuses. Para lang punantong affirmative action na ano. But here's the thing, ang problema ngayon yan, yung mga na-affirmative action, na biyayaan dyan, ngayon, lahat sila, there's a dark cloud under them. Nangyayari niyan. No, because of this thing. Which is unfair. I don't know. I mean, ang hirap magsalita. Ang hirap i-put the genie back into the bottle. Alam naman natin kung ano yung history. Yan ang nagiging problema. Sheer meritocracy sana, for example, yan, sa Singapore, di ba? Yan ang nagiging problema ng woke. Which has invaded most of the universities as well as other workplaces. Naging walk na yun. Iba na ang pag-iisip na yung, isipin mo, meron pa nga ano, magano sila ng fund for because their ancestors were forced into slavery. Ayos, ano, biglang karoon ka ng dahilan. Mga ganong klase. Ang hirap niyan. Mahirap na. Mahirap yan. Once you start all of these things kasi, without any kind of measures, tapos ka na. Then you are going to the slippery, slippery slope. Slippery slope. Mangyayari na yun. Aabutan ka na. What's happening there right now? Yun. Okay. Grabe. Sino naman na, wala ba silang temporary na in-appoint sa Harvard? Baka meron naman. Baka by this time. Yan po, magbabalik. Nadagdagan pa ng anti-Semitism, etc. Meron pang grabe rumaragsa yung mga ganyang issues sa kanila. Magbabalik ang karambola, oras natin 9:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang karambola, kasama pa rin sa impilan, Jonathan Dela Cruz, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Whoa! It's a Friday. Kasi pinag-usapan namin kanina sa start ng program na meron ng elective course sa UP to discuss yung celebrity status ni Taylor Swift. The course will be called Celebrity Studies, Taylor Swift in Focus. Now, hindi lang basta palang mababaw to kasi dito ang nangyari kasi meron na rin sa Harvard dito, di ba, yung pinag-uusapan. Pero dito sa Pilipinas kasi, naging icon, cult status na rin si Taylor Swift. May mga Taylor Shish, may Taylor Matumbakal, tapos may sa mga transgender meron sila So celebrity na sa consciousness ng Pilipino. So we are talking about a celebrity course. Yes. Anong ibig sabihin? What do they study in it? How do they study what? Yung kalokohan niya. Gender can be tackled. Aha. How Swift addresses misogynist attacks.
on her through the grabe ka walk niya. May mga boyfriend niya kasi, di ba? Tapos pati yung roast ng Filipino-American comedian kay Jokoy, di ba? Yung bang... no, yung kanyang death stare kay Jokoy. Nag-death stare ba siya? Oo. Although, pero, nakala ko noong nakasama sa script yun eh. Oo nga eh. Ano, ginano niya? Hindi nga eh. Tinignan lang niya. Lang siya ng champagne niya. Ganyan. Parang kumbaga, it fell flat. The class will look into the transnationality of Taylor Swift and how Filipinos are appropriating the relationships with celebrities. Pero binanggit mo, meron din naman tayong mga celebrities. Bakit hindi yung mga Taylor Swift diba? Nag-aaralan natin? In the first place, ano? Paano mo gano'y? Then you'll be using second-hand, third-hand, information. Di mo naman siya kakilala. Pero napansin din daw tayo ni Taylor Swift dahil napansin nga niya marami nag... Marami siyang yung ano ba yung tawag doon? LGBTQ community. Celebrity, I don't know. I mean, copycats? Kung paano to. And I don't know, ganong kalag... So elective ito. This is an elective. Sandali lang yan. Broadcom. Kumbaga, in focus. So, for now, yung phenomenon, kasi, to be fair, yung kanyang concerts were affecting local economies to wherever she held the concert. Malakas. So that might be something we want to look at. Kung gusto natin din, makaka-create tayo ng mga celebrities kasi she's also a creation. In fairness to her, she's a major part of creating herself. So, yung strategies na ginamit niya. How did she do this? How was the marketing done? Kasi she's also very good at that. Pati yung kanyang mga damage control. Mm. Yung time na, sino ba si Loki? Yung pangalan ni, yung artista na si Loki. Si Loki, I forgot. Si, what's his face? Ituloy yan ang mga Diba there's a time she was reportedly dating him. That was actually a damage control. Yung gumanap na Loki sa Thor. What's his name? Okay. Popular actor. Nagka-issue siya kasi with Kanye. Kanye, ni-record ni Kanye a conversation she was having with him and his wife at the time, si Kim Kardashian. Kumbaga, selectively in-upload ni Kanye certain aspects of the conversation that made it look like Taylor was saying si Kanye ang nagsulat ng certain songs. So to divert from that, naglabas sila ng announcement that she was dating this guy. Everybody goes, ito yung sinasabi is direction. Then pagkatapos ginawa ni Kanye, nung nanalo si Tom Hiddleston. Thank you. Nilusob niya. Ano pangalan? Si Tom Hiddleston. Si Loki yun. Si Loki, Nilusob ni Kanye sa stage dun sa American. Ayun yung first. Yun yung first run-in niya with Kanye. Manipulative ba talagang strategic na si Taylor Swift? I suppose, matatakil yun dun sa course. Nag-iiba na mundo ba rin? Look at the strategies. Para sa akin, valuable din yan. Ang pinag-uusapan nga natin is, how did this celebrity gain such a status? Yes. Diba? Ano yung marketing strategy niya? Bakit anong process niya? People were turning out in the millions for her concerts. Tapos hindi nauubos. Concert siya somewhere, she goes to the next state. Ganun pa rin, di pa rin nag... Sa mga fans, Swifties, talagang they're a very aggressive... So how do you handle that? Your fan base also? Fight kill for her. Parang yung mga Korean pop stars. So how did they do it? Yung mga K-pop, ganun din, aralin din natin. How did they do it? At saka bakit ang kopya? Kasi yung kay Taylor, worldwide yung phenomenon. Yeah. So tumatawid na siya ng cultural barriers. Transnational na siya. It would help us if we knew how to manage something like that. Whether it is a celebrity or a product, the marketing is important. So pwede yun sa mga marketing students, at public relations, at Kagaya niyan, we were about to go there with that breakup of Katniel. May pagkano na tayo. There was one controversy, si Lisa Soberano. Lisa Soberano. She was quoted saying something against love teams in the Philippines. Okay. And she was severely, bashed. Because a lot of, yung movie industry natin iba. Ang laki ng reliance pag ng promotions nila of new stars sa love team.
Which is a... Which is like from the 50s. May yeah, pagka-Jurassic na yun. To this day, maraming masasama ang loob na hindi si Alden at si May nang nagkatulog yan. Yung mga ganun ba? Yung mga ganun, oh. anyway, my eyes roll back so far, so my brain. Oh yeah, you know, tama, lions on love. But, so, but nevertheless, ano dito, celebrity marketing ito. How? Hmm. How did we create that kind of, you know, di ba ganun? No. Baka magandang pag-aralan nga yan. Yun, pati yung Aldab, yung phenomenon doon, would be a good idea. It was good timing, good, ha? Pero na, how do you call this? Grabe yung push ng ratings doon sa ano, Itbulaga yan eh, di ba? Yes. And it's still, ano ha, it's still Bodabil ha, by the way. You know, I was... Ang noon time shows natin. Yung kasal wedding ni Congressman... Ataide. Ataide. And me. Kasi ano, na biglang darating si Alden na naka Harley Davidson at, hey, sasakay na lang siya doon sa likod. Hindi nangyari. Anyway, that's a movie. Kakahanap ang tuloy ng ano. Eh ano. Anong tayo team? Who will do this ano? Ano itong course na ito? In the course, dapat merong ano, meron something comes up like the students should write a paper or something. Na to marketing inform us, ano yung marketing strategies dito na pwede niyong i-develop? Yes. For that so that hello, mainganyo naman yung ating entertainment industry. Right. And I'm using the term industry very loosely, ah, kasi it hardly rises to that level. So, kagaya nung nangyari kay ano, was he alone or did some institution in the Philippines et cetera, Ilaya Salonga, naging international star. So ano yan? You wanted something like that. Did she do it? Grabe naman ang sheer talent naman kung ikukumpara. Kaya nga, may maraming may talent dito. Did she do it on her own or was there an effort? It was organized? What? We don't know eh. Kasi yung tailorship, organization yan. No, hindi siya, she's a corporation. But she is a corporation. Totoo yan. Parang yung Kardashians. Oh, tapos corporation din niya ng mga boyfriend, that is deliberate. Strategic, ano. It can be. I don't know if that's deliberate, but yung paggamit niya ng mga yung mga post breakup songs niya. That might be deliberate. Yung Kardashians, corporation na yun ngayon. Ang dami na nilang ano. Yung mga ganun. Celebrity, ano rin yun? Marketing. Maganda yung isang taga-subaybay natin. But hindi mag-elective course about Itbulaga. Bakit longest pwede running? Pwede rin yun. Longest running, ano? Pwede rin yan. Pwede rin yan. Nobody saying hindi. Oh. And ito, meron pang mga, can't they have a generic course on pop culture? No. Hindi naman, ano. You won't be able to cover everything. Do you know how long pop culture is? PJ ano? Ano yung coverage mo? Besides, academic freedom yan eh. Kung ano ituturo ng isang ano institution, and that's a constitutionally protected right. So academic freedom means the educational institutions right to teach whatever they want. Kumbaga, to choose what they teach, how they teach it, and who teaches it, as well as who will be their students. Medyo absolute po yan. Yeah. Except na yung sinasabi ng Supreme Court, the only limitation to that is remember that the rights of students don't stop at the door of the university. University, yes. They still have rights within the university subject to reasonable rules. Mm-hmm. Other than that, it's really the call of the educational institution. Yung sinasabi mo, pare, Joel, yung tungkol kay FPJ, hanggang ngayon, ha? Batang kaya po, isipin mo. Low waste gang. Hanggang ngayon, meron siyang influence. Yeah, that's true. So, ginagaya pa rin siya. Tsaka, in the context of kung kailan sila sumikat. So, ganun din. We need to... Who says we have to limit ourselves to Taylor Swift? Nobody's saying that. No, wala. But siya yung... Meron, of course, sa historical cinema ng Pilipinas. And that's taught in humanities. Oh. Sa UP. Not just to MASCOM students. So... May ganun. This is really a marketing kind of thing. It's marketing talaga. Uh-oh. And it would do well for us to know how to do it. Mm. Well, para namang... Isabi sa akin ni... Baka maturuan ng DOT eh. Oh. Ano sabi siya ni Professor Tessa? Puno na daw yung slots eh.
puno na. Oh, in-announce pa lang. Hindi mara. Sign up na sila. Alam hindi malayan, pare. Sa Plarinian Hall na sinulat mo lang pangalan. Maraming, sana, ano, gamitin ninyo yung elective na ito para matuto, ha? Hindi yung, baka mamaya, ano lang yan. Dako. Escapist. Sobra naman to si Florian Carlos Suba. Of course daw, about karambola. Bakit ganun ka-popular at long run? Dahil ba sa fashion? Flores naman. Dahil ato, fashion attorney tricks. Langya ka talaga. Si Florian. Si Florian. Buhay ka pa, ha? Buhay ka pa. Okay, sige. Good. Okay. Maganda yan sa UP. Yung ano din, para sa akin, how does wokeism affect itong entertainment industry ng US so we don't make the same mistakes? Kasi sa US, grabe na. Grabe na yan. Grabe yung wokeism nila. It's the new McCarthyism. Yes. Sa totoo lang. I-isolate ka talaga. You can't offend people anymore. Eh, komedyante, yun ang buhay nila. Ano bang sabi ni Mr. Bean? Mr. Bean, yung artista. Sabi niya, it's a right. Yes. You're supposed to be able to offend. You're supposed to be, pagka yung sobrang sensitive na ng mga tao that you cannot say anything anymore. Iba na. Din yan, you're limiting free expression. Alam mo yung mga past clips ng Golden Globes, yung si Richard Gervais, Ricky Gervais. Grabe, kumakalait siya, yung kumaka-insulto, pero tawa-tawa lang sila. Tsaka sa, I don't care. Gaganan siya. Tsaka sa, ito si Jokoy, gaganan siya. Eh si ano nga, di ba, sinuntok? Yun nga, sinampal si Chris Rock. Chris Rock. Pagkatapos nun eh, hindi mo alam kung nak-high si Will Smith. Then later, she was being congratulated. At party ng mga kasamahan niya. Wala, Hollywood parang... Iba. Something's going on there na matindi. Hindi, something's going on in the U.S., basically. In the U.S., yeah. Pare, nagkakaroon ng... Wala, all sectors of society. All sectors, so... Inakain sa Harvard. Harvard, politics nila talaga. When you're afraid to offend anything that moves, ano pang pwede mong sabihin? Hayop pa polarizing polarization sa Amerika. Grabe. Parang sinasabi nga nila, this is the second civil war. I agree. Wokes versus non-wokes. Diba? Yun ang workout ngayon. I think I agree with that. Diba? It's extreme na eh. Para sa akin, it's like the new McCarthyism. Naghahanap sila ng mga communist sympathizers. Ngayon, ano bang tawag doon? Anti-woke tagging or something like that. Politically incorrect tagging. Mga ganyan. Wala nang komedyante kung lahat na lang na-o-offend. Taking a stand. I mean, ako for example, I'll give you one example. Ewan ko kung may mga disagree. Meron akong iniidolo ko talagang dati mixed martial artist yun na babae. Nakalimutan ko tuloy yung pangalan, na si senior citizen ako. Then she became an actress. Ang galing niya ngayon. And she was in fact dun sa nasa Star Wars later yung series. But then she speaks her mind. And then she spoke against the use of pronouns and that sort of thing. But binan siya ng Disney binan siya. And then she also happened to say a couple of things against anti-Semitic. Hanggang ngayon, yung kanyang career nag-stall. Sorry, I forgot the name. Dating mixed martial artist siya. She's very beautiful. Kaya nga naging artiste. Then nag-retire siya sa mixed martial arts. Nag-artista siya. But then she speaks her mind. Ganun nangyari kay Mel Gibson. He got drunk, made some anti-Semitic remarks. Binlock siya ng Hollywood. Gina Carano. Gina Carano. Magaling yan. And she's very thing, good. Martial arts, naka-oozing with sex appeal. Yes. But yun na nga, nadali siya ng wokeism sa Hollywood. Hanggang ngayon, yung kanyang career, wala na yan. There's this new, bagong komedyante na lalaki, started to get just recently hired by Netflix yung kanyang program. And then he made something like a gender inappropriate joke tungkol sa it was about
dumating sila sa restaurant and then he made some comments about the ano the yung parang greeter ganun. And then people started calling for his cancellation and canceling his programs sa Netflix. And Netflix woke din yan. So mag-ano din sila. Mm-hmm. So that's under consideration kung hindi pa siya natatanggal si Matt Rife. So I think it's being taken too far, ha? Yung mga ganito. I get it that people feel offended over gender jokes, over ano. I get that, but you can't also expect people to learn overnight or for these jokes to stop simply because some person is offended. What you're trying to do is change a value system, but you want to do it overnight and you want to do it by hunting people down, ruining their careers and ano. How is that helping your cause, Lily? Diba? Mahirap yun. Mas okay pa sa akin yung mga boycotts because at least it involves ikaw tsaka people volunteer to no you don't impose on anything but you make corporations feel it. So these corporations are established, yun na yung ano, boycott sa Starbucks, yung boycott dito sa Zara, yung mga ganyan abroad. Okay. So I get that part. I can even get behind them. Ayoko lang pakialaman kasi yung Israel-Palestine the ICC, ICJ, yes, began their ano investigation. The court trial. This is against the state of Israel for South Africa. Ang nagdala. Kasi ano na to? Genocide, etc. And everything. And they didn't bring it to that joke of an ICC. They brought it to the ICJ. We don't know kung mag-a-admit of jurisdiction ng State of Israel. Hey, sabi niya. But, eh. Ano, they will? President. Si President Herzog. We will proudly go to the ICJ and invoke self-defense. Under international humanitarian law. Sabi niya. Yeah, that's always been their stand. Consistent naman sila dyan. Sabi niya, we will go there, we will proudly stand and advise the court about our situation. Opening statements kahapon ba? Na magandang pag-aralan niya. Exciting to. It also informs us kasi meron din tayong issues na ganyan. Ano yung how expansive is the right to self-defense? Yes. Kasi dun sa ano sa US versus Nicaragua, sabi ng US, a preemptive strike is a right of self-defense. Sabi ng ICJ, no, it is not. Natalo ang US sa Nicaragua. But syempre, giname ng US yung Security Council. Nicaragua ended up begging for their for their right to be left alone na lang. So, tingnan natin kung ano yung definition ng magiging definition under international law ng right to self-defense. That's the most basic of a state's rights, eh. So, it will trump everything. So, pati may mga countries kasi have already been invoking itong self-defense sa drugs. So, that will also affect us. Yes. Kasi itong mga ano, itong ginagawa ng ICC, tingnan nyo, it hasn't gone to the ICJ, which it, you know, one way or another could have been brought by another country against the Philippines, but they're not doing it in the ICJ. Bakit? It's not that serious. Kumbaga, it did not rise to that level. Plus, may issues pa on the evidence. Yes. So, ito kasi tuloy yung ginawa ng Amerika din sa Nicaragua na yan. Tuloy sina Sandinista, sina Ortega. Tuloy sila. Pondo sila ng ibang partido. That also helps us, ha. Tingnan natin kung anong effects ng mga gatong klaseng foreign interventions in our domestic issues. Magandang yung ICJ, yung case na brought against the State of Israel. Maganda. The definition of self-defense will be on the magandang sinabi ng mga nilang presidente.
we will proudly stand before the ICJ invoke our right of self-defense under international humanitarian law. So let's see. Maganda yung mga opening statements. Titignan ko pa yung sa Israel. Masundan nga. Online na. Lumalabas na sa social media. Okay yun. And this is interesting. This is if you're going to watch any particular case in this is worth watching. It affects us directly or indirectly. It affects us. Oh, yung mga magbabara next year. Baka matanong yan. Kayo tungkol diyan. Oo. Ngayon, kasama yan sa mga itatanong. Pare, mamaya tatanungin ko na yung AI. O ano ba itong... paano ba natin ano yun to? Alam mo ba yung AI issue? Oo. Nagiging malaking issue to, ha? Eventually, oo. Yung malaking... Yung mga deepfakes kasi. May mga deep, ano eh. Deepfakes. Kasi pati, di ba dati, you could even rely... In one of the cases I handled, we were going after... audio evidence, yung voice print analysis. I was supposed to go to Hong Kong to get a voice print of a particular phone call that was admitted. So walang wiretapping issue. Nung alam na paalis na ako, umamin na yung kalaban. Na totoo yung ano, that she actually said that. The conversation. She admitted to saying that and then offered to resign. It was an administrative case. So, ipanalo. Now, we don't know anymore. Kasi yung AI can replicate the voice print. Huh? A voice print kasi is like a thumbprint. Even experts cannot what the experts will be able to do is detect if this is imposed. Yes. If it is itong AI kaya niyang gumawa ng ganun exactly the same. Wow. The science isn't perfect yet kasi hindi pa niya nakukuha yung mga cadences. Yes, yes. Yung mga very subtle things about that make us human that are the product of years of experience, years of influences. But it might reach that point. Kasi ang talino ng AI talaga. Meron na akong kaibigan, sinasabi niya sa akin, Brad, ito pwede natin i-market to ba? Pwede na tayong pumunta sa Spain. Bakit? Ito, meron ang AI, pwede na sa mag-Espanyol. Mag-Espanyol. Kaya niya, titirahin niya. Spanish, Japanese, etc. Kaya niya. Conversation, pwede niyang work out. Sabi ko, saan yan? AI. So doon na papunta. Baka umabot doon sa punto na gano'n. So actually, ang law enforcement natin should be developing talents that will be able to detect na they have to get ahead of the game. Sa totoo lang, kasi sa ngayon, di pa siya perfect, pero bakit iintayin natin? Papunta na tayo doon eh. At saka ngayon, nagbibilihan na yung mga malalaking mga companies, Google, they're using it na for their dami na like minsan if you can get stuck, you don't know how to put together all of this information, pinapasok sa AI, they put it together. It's scary. Eventually AI will take over defense mechanisms and all that. And mag-iiba talaga yung face ng gera sa mundo. Malo-launch na lang yung missile system. Yung wala. Nangyari na. Mabunta na pala rito. Of course, it also helps solve a lot of problems. Ang bilis ng math ngayon with AI putting things together, di ba? So, yung mga Armageddon-type scenarios might actually be preventable in an AI world. But it can also be brought about by an AI world. Pwedeng mangyari yun. Diba, something to think about. Pero ang AI, hindi sila makakaproduce ng mga award-winning podcaster na correct. At distributor ng Bunuan Bangos. award-winning AI and distributor. Hindi pa kaya ng AI yun. Ng Battle Bangus. Okay. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karamuan nitong araw na ito. Ang tabayan ng susunod na programa, Ronda Filipinas with award-winning journalist Dennis Antenor Jr. Happy on behalf of Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. We will see you on Monday. Have a good weekend. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumayin niyo ang programang Karambol sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambol sa TWIZ.